Tunay nga, O Diyos, humihingi kami ng kapatawaran sa iyo upang malaya kami na magpulit sumumpa sa iyo sa umagang ito. Tunay, Lord, sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko, Lord God, ang mga kapatid na wala pa sa lugar na ito. Tunay, O Diyos, idako ang kanilang mga panyapak sa lugar na ito upang purihin at sambahin ka, Panginoon. Maging Lord God, sa oras na ito din, Lord, inataas ko din sa iyo ang lingkod mong gagamitin na maghayag na iyong salita. Ikaw na po, Panginoon, ang magbigay ng sariwang mensahe sa Kanya upang may baba sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord God. Magpupuri kami at sasamba sa iyo sa maghapong ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O God. Ito ang aming pagkamot dalangin. May pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ng Diyos na tayo
Patuloy po nating sambahin ang Panginoon at patuloy nating dakilain. At patuloy namin dadakilain ang pangalan mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Bawat pangako mo na yan, Panginoon, ay patuloy namin naranasan. Kaya naman naaawitin namin ang patuloy at pasasalamatan namin ang patuloy. Thank you.
patuloy mong suportahan ang lahat ng mga nakita mo, ang sabi ng Panginoon. At pag yun ay patuloy mong ginawa, ang sabi ng Diyos, tuloy-tuloy din ang pagpapala sa iyo. Hindi mapapatid ang sabi ng Panginoon. Hindi mawawala ang sabi ng Diyos. Tuloy-tuloy na kasaganaan ang ibibigay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. At hindi na ito mawawala pa, ang sabi ng Panginoon. Patuloy mong panghawakan ang pangako ko, sapagkat ang pangako ko'y mag-uumpisa na at tuloy-tuloy na bubulusok sa inyong mga buhay, ang sabi ng Panginoon. Iaangat kita, ang sabi ng Panginoon, kung patuloy kang mananatili. Itataas kita, ang sabi ng Panginoon, kung patuloy kang magiging tapat. Makikita mo ang aking katapatan sa iyong buhay at magugulat ka, sapagkat hindi lang yan ang ibibigay ko, maging ang hindi mo hinihingi, ang sabi ng Panginoon, ay mararanasan mo sa iyong buhay. Huwag kang mag-alala, ang sabi ng Panginoon, hawak kita sa aking mga kamay, ang sabi ng Diyos. Iingatan kita, puprotektahan kita, ang sabi ng Diyos na buhay. Kaya't patuloy kang tumindig sa isang pagkakatindig na matatag, ang sabi ng Panginoon. Patatatagin ko ng patuloy ang iyong mga tuhod, ang iyong mga paa, ang iyong mga kamay, ang sabi ng Panginoon. At patuloy kitang gagamitin sa huling kapanahonan ito, ang sabi ng Diyos na buhay. Mag-ngitiin muna tayo sa bawat isa. Mag-ngitian muna tayo sa bawat isa. Sige po, mag-ngitian muna tayo. Yan. Yan. Smile to one another. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So, yung ayos yung sukat, ibon ha. Hindi pa bago-bago kung ano yung dati, yun na yun. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, once again, welcome to Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Sapagkat kasabay na tayo ay live dito, ay ine-air rin ito sa ating mga programs. Ito ang sabi ng Panginoon, Thus Saith the Lord. Kasabay nito ay ine-air rin ito sa KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. At kasabay na live tayo rito sa ating bahay panambahan. Ay naka-air rin tayo, naka-live stream din tayo sa Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So i-share natin sa messenger ng ating mga friends and relatives. Amin po ba? Marunong po ba kayo na yung ating video i-share sa mga messenger ng inyong friends sa FB? Marunong ba kayo? So pag-aralan nyo yun, paturo kayo. Marunong ba kayong mag-watch party? Kung hindi kayo marunong, magpaturo kayo. Para habang dumadalo, habang nakikinig at nanonood, ay sinesend nyo sa messenger ng inyong mga friends sa FB. At the same time ay nag-watch party kayo. Pwede nyo rin panuurin replay. At ganun din, isend din sa mga messenger ng inyong
friend sa Evie, at pwede rin namang itong events party. Ganun po yun. Naunawahan po natin. Wala atang tao. Isa nga pong malakas na palakpak muna sa Panginoon. Parang hindi naman naririnig. Parang hindi naman po naririnig. Lalong nawala. Sabi ko, parang hindi naririnig. Glory to God. Yan. Praise the Lord. Baka akalain ng mga nakikinig at nanonood, walang tao rito, ako lang mag-isa. Kasi until now, marami pa rin churches ay wala pa rin silang live service. Sila pa rin ay naka live stream lang. Online lang sila until now. Pero tayo po ay hindi tumigil. Amin po ba? Pansamantala, nung lockdown at ilang online tayo, hindi tayo tumigil. Pero after that, nung medyo lumuwag na, tinuloy na natin at wala na tayong pahinga at tuloy-tuloy na po ito. Amin po ba? So glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoon at kunin na po natin yung ating mga Biblia. At lalo na yung mga leader, mga pastor at pastora. Dapat laging may dalang Biblia yan at naglilista. Kahit ang mga praise and worship ministers, pag hindi ka naman tumutugtog, hindi ka naman umaawit, labas mo Bible mo. Sulat mo ito. Glory to God. Pati yung mga nasa labas, kasi social distancing tayo, hindi tayo kasya rito eh. So yung mga nasa labas, labas nyo yung mga Bible ninyo. Kunin nyo yung mga notebook ninyo at saka yung mga ballpen ninyo. At ilistahunin nyo yung mga pag-aaralan po natin. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Pakisabi nga po sa katabi mo, naintindihan ko. Susundin ko. Ayoko ng pasaway. Ayoko ng labagista. Sige, sabihin po natin, ayoko ng pasaway. Ayoko ng labagista. Ang gusto ko yung pinapagpala. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. We want to obey and we want to be blessed by God abundantly. That's why as we attend the services of the church and while we are watching and listening, we are having our Bible with us. Our notebooks are ready and our pen are ready. Our pens, ang ating mga notebook at mga ballpen at lapis ay nakahanda upang isulat ang mga kapahayagan ng Panginoon na galing sa kanyang pinakapuso. Naunawaan po natin. Para sa inyong kaalaman, halos busy ako palagi sa pag-ikot sa maraming lugar at maraming mga churches, maraming mga pastor ang aking namimit at napapayuhan at nakalulungkot. Pastor nat lahat-lahat, reverend nat lahat, bishop nat lahat-lahat. Mali ang buhay. Mali ang aral. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi ko nga kay Sister Darilyn, alam mo, maraming bishop diyan, maraming reverend diyan, maraming pastor diyan. Mas ma-okay pa yung buhay mo kaysa sa kanila. Kahit sinasabi mong tagaluto ka lang. Amen po ba? Totoo po 'yun. At alam mo pa yung katotohanan kaysa sa kanila. May tao pa ho ba rito? There are so-called pastors, Christian leaders, man-made Christian leaders and pastors and reverend and bishops. At kung ano man ang gusto nilang itawag sa kanila o ano man ang kanilang mga title, whatever their titles are, you know, their lives are wrong. And their doctrines, their teachings are also wrong. Yan. Kaya God is allowing me to move from one place to another, to one church, to one another, and meeting Christians and leaders so that their lives will be corrected and be in line with the Word of God. And not only that, their teachings, naunawaan po natin. Glory to God. Pakisabi po natin, love and respect
the house of God. Yan. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos bunga ng mga panandalangin at mga pag-aayuno at mga pagsuporta ninyo at ng mga kaibigan at mga mahal sa buhay, mga kapatiran. Narating po natin ang Israel at patuloy nating mararating. At narating po natin yung pong mismong templo, templo ng Lumang Tipan. Bagamat ito ay wasak na, hindi na yung templong kagaya ng dati, pero yung mga labi na nananatili pa rin. Yan. When we were in Israel, although the temple, the original temple was not there, but the remain of the temple is still there. And we were there in it. And we will be in Israel soon. Amen. Walang tao. Yan. Kaya yung mga natutulog, huwag matulog. Yung mga nagkikwentuhan, huwag magkwentuhan. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Buksan natin sa aklat ng John chapter 2 verse 13 hanggang 17. John chapter 2 verse 13 hanggang 17. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep and doves and others, sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Pakisabi, overturned. Tinaob niya yung kanilang mga lamesa. Yung mga binebenta nilang mga hayop ay kanyang pinaglalatigo. At yung mga pera nila ay pinagtatapon niya. Pakisabi, pinagtatapon. Yan. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." Yan. So yun, nung Jewish Passover, when the Jewish Passover comes, no, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. Nung nagpunta siya ng templo, nakita niya may mga nagpapalit, nagbibenta ng mga hayop. At may mga nagpapalit ng pera. Ano pong ginawa niya? So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts. Hindi niya sinabihan ha, o pakiusap. Pwede ba umalis kayo? Hindi. Talagang pinaglalatigo niya. Ano po? Yung mga hayop. Hindi niya pinakiusapan lamang. Kung hindi, pinagtataob niya yung mga lamesa. Hindi niya pinakiusapan lamang ng malumanay. Bagkos ay pinagtatapon niya ang mga pera nila. Nakikinig pa ho ba tayo? Wala pong sumasagot. So, akala kasi natin bawal magalit eh. Akala kasi natin hindi nagagalit ang Diyos. Ang tawag po rito is divine indignation. Divine anger or righteous indignation. Amen po ba? Hindi tayo nagagalit sa tao, nagagalit tayo sa kasalanan ng tao. We are not angry with the people. But we are angry what the people are doing. Naunawaan po ba natin yon? Pagkunyari may nang rape, hindi ka nagagalit sa rapist, nagagalit ka sa ginagawa niyang pangre-rape, sa ginawa niyang pangrape. Tama po ba? Ayan. Ganun yun. So makikita natin dito ang katotohanan ito. Pinakiusapan ba sila ni Jesus ng malumanay at dahan-dahan pinaalis sila? Hindi. Anong ginawa po? Pinaglalatigo niya, naunawaan po natin? As in latigo, naunawaan po ba natin yon? Naunawaan po ba natin? Ayan. Kaya dapat binabasa natin ang banal na kasulatan at inuunawa natin ito.
at para lubusan nating maunawaan yung dakilang katotohanan, no? Kumuha siya ng lupid at ginawa niya itong latigo o panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda. Pakisabi, ipinagtabuyan. Nakikinig ba ho ba tayo? Hindi niya pinakausapan, ha? Pinagtabuyan niya talaga. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi niya pinakiusapan. Nakikiusap ako sa inyo. Mawalang galang na. Pwede ba lumabas kayo? Malis kayo? Hindi. Pinagtabuyan niya natin niya talaga. Pakisabi, pinagtabuyan. Nagtabuyan niya. Oo. Naunawaan po ba natin yon? Yung mga nakikinig po sa labas, nakikinig ba? O nagkikwentuhan lang? So mamaya na kayo magkwentuhan. Hindi naman ito oras ng kwentuhan eh. Mas maganda nga, pumasok sa loob yung mga iba pa eh. Para hindi nagkikwentuhan sa labas. Pero hindi naman, pwede rin naman huwag pumasok sa labas, pero nakikinig, hindi nagkikwentuhan. Nakikinig pa ho ba tayo? Para naintindihan natin ito. Ulitin ko ulit. Juan 2:13. Malapit na ang Paskuan ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Yan ang katotohanan. Naintindihan po ba natin? Oh, hindi siya galit sa mga tao, pero galit siya sa kasalanan na ginagawa ng mga taong ito. Kaya kumuha siya talaga ng lubid at ginawa niya itong panghagupit. Pinagtabuyan niya sila. Amen po ba? Hindi niya binulungan, hindi niya pinakausapang mawalang galang na sa inyo. Kinakausap ko kayo ng malamanay. Pwede ba lumabas kayo? Dalhinan ninyo yung mga pera ninyo at ang inyong mga lamesa. Pwede ba yung mga hayop ninyo ilabas ninyo? Hindi. Nilatigo niya. Amen? Pinagtabo niya. Anong sabihin na pinagtabo yan? Paano yung sabihin na pinagtabo yan? Labas! Ganun ang pagtabo yan. Labas kayo. Nakikiusap ako. Mawalang galang na. Hindi ganun. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? So, ibig sabihin, galit na galit sa Jesus sa ginagawa nila. Naintindihan natin? God, Jesus is so mad what the people are doing. He did not speak gently to them. But made a whip of cords and drove them all from the temple. Pakisabi all. Lahat sila tanan, gabus. Lahat sila. Oh, pinagtataob niya yung mga lamesa, yung mga coin, pinagtatapon niya. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba? Kasi akala kasi natin, ang Diyos hindi marunong magalit. Akala kasi natin, ang Diyos walang Great Tribulation Period. Ang akala kasi natin, ang Diyos walang impyerno. Kaya maraming tao pa isi-isi lang sa mundong ibabaw na ito eh. Kaya maraming Kristiyano, maraming leader, paisi-isi lang sa buhay na ito eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang sinasabi nila palagi, God is a God of love. God is a God of forgiveness. God is a God of mercy. He is full of mercy. But we forget that God is a God also of justice. Oh. Kaya maraming tao sa mundong ibabaw na ito, paisi-isi lang. Maraming leader, maraming full-time, maraming manggagawa, maraming pastor, maraming pastora, maraming full-time, paisi-isi lang sa buhay na ito. Hindi nila naiintindihan na ang Diyos nagagalit din. Amen po ba? At huwag natin pahintulutan ng Panginoon na magalit siya ng lubos. Kasi pag nagalit siya ng lubos, delikado, maiiwan tayo sa Great Tribulation Period at pupunta tayo sa impyerno. Nakikinig pa ho ba tayo? So dito ay mayroong tinuturong malalim ang ating Panginoon. He wants all the peoples of the earth to love and respect the temple of God. He is emphasizing that all the peoples of earth
must love and respect the temple of God, the house of God. The temple of God, the house of God, symbolizes the presence of God. So we have to love and respect the presence of God. Amin po ba? Kinakailangan nating mahalin at respetuhin ang presensya ng Diyos. At ang templo at ang bahay ng Panginoon ay sumisimbolo sa presensya ng Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan niyo po bang ibig kong tukuyin? Mga minamahal, hindi ho tayo nakikinig at nanonood at pagkatapos lilimutin ito. Hindi tayo dumadalo at pagkatapos ay lilimutin ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, isulat mo ito. Isulat mo. Lalo na kung leader ka, pastora ka, intercessor ka, mga awit ka, manunugtog ka, full time ka. Dapat may dala kang Bible, dapat may dala kang notebook, maglista ka. Especially if you are a full-time Christian, a pastor, a leader, you must carry your Bible, you must bring your Bible, you must bring out your Bible. You must get a notebook and a pen and jot down the truth from the Holy Bible. Isulat mo. Nagagalit pala ang Diyos. God also got mad. Isulat mo. Isulat mo na kapag nagalit ang Diyos, nang lalatigo siya. Pag nagagalit ang Diyos, tinatabon niya yung mga barya. Pag nagagalit ang Diyos, tinataob niya ang mga lamesa. Nakikinig pa ho ba tayo? Di ba, anong tawag niya sa mga humahadlang sa kanyang pangangaral? Di ba? Mga ulupong, sabi niya. You brought up vipers. Yung mga humahadlang sa kanya, anong tawag niya? Brought up vipers. Oh, you see? Mga ulupong, sabi niya. Oh. Malibang pagsisihan ninyo, talikdan ng inyong mga kasalanan, mapaparusahan lang kayo sa impyerno. Unless you repent and renounce your sins, you will go to hell. Naunawaan po natin. Kaya dapat binabasa natin ng malalim ang Panginoon. Yung salita ng Panginoon. Oh. Kaya mga maraming namamatay nang wala sa edad, premature death. Kaya yung may mga warning na kapag hindi ka nagbago, mamamatay ka, totoo yun. Bakit hindi pa ako namamatay lingkod ng Diyos? Binibigyan ka pa niya ng chance. Pero pag hindi ka nakinig, tepo ka. Kasi hindi nagbibiro ang Panginoon. Naunawaan po ba natin? If God gives us a warning, so we have to take heed. Because if we will not take heed to the voice of the Lord, then we will be judged. Because God is a God of love and God is a God of justice. Kaya ito ang gusto kong diinan na ang Diyos nagagalit siya. Divine anger, divine indignation, righteous indignation, nagagalit siya. Kasi nga, dadalo. Late. Hindi pa tapos ang service, nagmabadaling umuwi, parang sinisilihan ng puwit. Hindi nagbibitbit ng Bible, hindi naglilista, hindi nagsusulat. Walang notebook. At kung ano lang ang maisuot, okay na. Hindi man lang isipin na siya haharap sa Panginoon. I'm not saying that you have to wear expensive clothes during worship service, but you have to wear a proper dress. Amen? Okay. Be on time. Listen. Keep quiet. There is a time of every activity under heaven. There is a time to iron your clothes. There is a time to wash your clothes. There is a time to do your homework. To study. To do business. But there is also a time of worship. Amen. So we have to love and worship and respect the presence of God. Naunawaan po natin. Oh. Kaya itong pangangaral na ito ay isang warning sa bawat isa. To those who sold doves, he said, get out, get this out of here. Pinaalis niya sila.
pinalayas niya. Magsipaglayas kayo, magsipagalis kayo rito. Hindi niya siya nabihang, nakikiusap ako sa inyo. Parang awa ninyo. Nagsusumama ako, tululuhod ako sa iyo. Pwede pa lamabas na kayo. Hindi ganun. Matapaho ba rito? Ang galit siya. Hindi siya nag-aalit sa mga tao, pero nag-aalit siya sa ginagawang kasalanan ng mga tao. Amin po ba? Hindi siya nagmura, pero nag-aalit siya. Kumuha siya talaga ng latigo, nilaglalatigo niya talaga. Binalibag niya yung mga table. Tinapon niya yung mga pera nila. Nakikinig pa ho ba tayo? Anong masasabi mo rito? So it means, God is a God of love, but God is a God of justice. He loves righteousness, he loves righteousness, but he hates sins. He loves obedience, but he hates disobedience. He loves respect, but he hates disrespect. Verse 16, to those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's into a market." Ayan. His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." Nakikinig pa ho ba tayo? Bakit nagagalit ang Panginoon? Kasi ginawa nilang palengke yung bahay ng Diyos. So galangin mo yung bahay ng Panginoon. Amen? Ginawa nilang palengke. They turned the house of God into a market, into a robber's den, mga lugar ng mga magnanakaw. Siyempre, nagalit ang Panginoon. Amen po ba? Bahay panambahan, gawin mong bahay ng mga magnanakaw. Bahay ng Panginoon, gawin mong palengke. So, nagalit ang Diyos. Kaya nga, ang bahay ng Panginoon, pinapaganda, nililinis, pinapabango, amin ba? Nilalaban ang mga kurtinang marurumi, ang mga maiitim na mga aircon, electric fan, mga instruments na kinakalawang nililinis. Amen. Si gamit ng Panginoon yan. Hello. All the instruments, anything that is in the house of God, in the temple of God, in the church of God, must be clean. Oh. Must be good to smell. Amen. Huwag mong papahintulutan na sira-sira, aircon, sira-sira, electric fan, marumi, ang church. Oh. Marumi ang mga paligid, marumi ang CR, marumi ang mga parking area, at kung gumagawa ka sa church, at tinitingnan mo lang yung kita mo, sahod mo, pero yung mga trabaho mo, baklag. That is wrong. Amen? Andiyan pa ba tayo? You are constructing, you're renovating, repairing the church, rebuilding the church. You are not doing your best. Oh. What happened? Oh. We will repair again. We will reconstruct again. Wasting of time and wasting of money. Why? Because we don't have love and respect for the house of God. Amen? Kasi kung may pagmamahal ka at may respeto ka sa bahay ng Panginoon, kahit na wala kang bayad, pagbubutihin mo yan. Amen. Kasi matagal nang bayad sa iyo ang Diyos, yung buhay mo, sa Diyos galing yan. Bayad nang matagal ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Oh. Dapat andoon yung pagmamahal sa Panginoon. Pagdadalo tayo, isipin mo yung ayos mo. Hindi ko sinabing magsuot ka ng Louis Vuitton, ng Chanel, ng Christian Dior. Pero isipin mo yung ayos mo na bang iyan, iyan ba ang ayos para sa Panginoon? Hindi mo pwedeng sabihin na, magpasalamat ka pa nga, umatin ako eh. Ako pa ang magpapasalamat, Diyos pa ang magpapasalamat sa'yo. Dapat ka ikong magpasalamat kasi buhay ka pa hanggang ngayon, hindi ka nako-COVID. Eh kung nako-COVID ka, ditepo ka na. May tao pa ho ba rito? Laging iniisip natin magpasalamat pa ang Diyos. Pasalamat nga kayo, dumalo pa ako eh.
Magpasalamat nga kayo, umabi, tumugtog, sumayo pa nga ako eh. Magpasalamat nga kayo, kahit kulang yung offering ko, nag-offering pa rin ako eh. Kahit ninakaw ko yung 90%, nag-offering pa rin ako eh. May utang na loob pa sa iyong Diyos. Hindi ka na nga gumawa ng tama, may utang pa na loob pa sa iyong Diyos. Amen? Oh, you see? You are not giving, offering, doing the right things for God, and yet, God is indebted to you. Sabi nga ni Ella, oh may gulay. Si Ella, pakainin ng gulay, huwag chocolate para hindi takbo ng takbo, malikot. Dagdagan mo pa ng isang Ella, patay na tayo niyan. Matutuyo ang kanang dugo. O mga kayayad ka, o kaya ma-high blood ka. Eh, bago kayo mag-asawa at mag-anak, mag-isip-isip muna kayo. Ipag-pray ninyo. Lord, yung mapapanganak ko ha, medyo minsan makulit, pero minsan tahimik din ha. Kasi bata eh. May tao pa ho ba rito? Oh. Naunawaan po ba natin? You are turning my father's house into a market. And many churches don't look like a church. It look like a studio. A TV studio. Oh. Yung mga suot ng mga tao ron, parang mga entertainer. Yung mga buhok nila, parang mga entertainer. Yung mga kasuotan nila, parang mga entertainer. Yung mga tugtugan nila, parang mga entertainer. Yung mga ilaw nila sa church nila, parang mga entertainer. Amen? Many churches nowadays don't look like a church, but look like a cabaret. A beer house or a TV studio. Nakikinig pa ho ba tayo? Oh. Kita mo yung mga suot nila, mga lalaki tumutugtog, mga lalaki yun, di ba? Nakatumutugtog, pero mga nakatirintas yung mga buhok. Makikita mo yung mga maong nila, butas-butas pa. Mga naglilingkod sa Panginoon, pinapalabas yung kilikili. Naglilingkod sa Panginoon, pinapalabas yung tiyan. Naglilingkod sa Panginoon, pinapalabas yung dibdib, yung likod. Ang daming pinapalabas, pati hita pinapalabas. Di ba? Tumatayo sa harapan, ang ikli ng palda. Naka-miniskirt. I love you, Lord. Sabihin ng Panginoon, niloloko mo ako, ha? You are fooling me. You are serving not me with the proper dress. Hindi sinasabi ng Panginoon na magsuot ka ng mamahalin. Kahit galing lang yan sa ukay-ukay, mag-ingat ka lang, baka may COVID may ari nun. Oh, di ba? May tao pa ho ba rito? Hindi sinasabi ng Panginoon, God is not saying that we have to wear expensive dress as we stand before God. As we serve the people and as we serve God. But see to it, you are wearing a proper dress, a proper attire. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano sumasagot? Yung iba, naglilingkod sa Panginoon, parang mo, parang mga buruka. Yung mga buhok, nakaganon. Hindi man lang magsuklay. Itao pa ho ba rito? Basta kung ano yung uso ng mundo, yung mga herdo ng mundo, kukopyahin niya. Hindi naman bagay sa kanya, para siyang parot. Hello? Itao pa ho ba rito? Oh. Alam sumasagot? Oh. They used the temple instead of worship, the house. Must be the house of worship. The house of prayer. The house of instruction. Amen po ba? The house of training. The house of encouragement. The house of God. But they use the temple as turning into a market. Turning into a robber's den. Yun yun eh. Nagagalit ang Diyos. Kapag ang iglesia ng Panginoon, ang bahay, sambahan ng Panginoon, ay hindi mo yan inaayos. Walang mangyayari. Kaya sabi ko nga sa lahat ng mga churches natin sa buong mundo, ayusin natin lahat ng mga churches natin.
ipagawa, pinturahan, ayusin, pabanguhin. Amen. Linisin ang lahat, aircon, electric pan, lahat linisin, ayusin, pagandahin. Amen. May tao pa ho ba rito? Kung pinapaganda mo yung bahay mo, yung store mo, yung eskwelahan mo, mas lalo mong pagandahin yung bahay ng Diyos. At kung hindi mo pinapaganda yung mga yan, eh ba'y pagandahin mo yung bahay ng Panginoon. Amen. May tao pa ho ba rito? Nakikinig pa ho ba tayo? Isasakabuhay po ba natin ito? Taas nga po ang kamay ng mga leader. Yung mga leader, taas nga po ang kamay, nawala yung mga leader. Biglang nawala. Isakabuhay natin to, especially ang mga leader. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? They used the temple for personal gain. Oo. Ginamit nila ang templo para sa kanilang pangsariling ganansya. Oo. Yung iba, ginagamit lang ang church, ginagamit lang ang templo para sumikat, makilala, magkaroon ng jowa, magkaroon ng asawa. Kunwari, full-time, kunwari, lingkod-lingkod, kunwari. Nakita mo, marami pastor at pastora na ninira ng mga lingkod ng Diyos, nangaagaw ng mga church. Oh. Diba? Yan ang mga Kristiyan, mga pastor-pasturan lang yan. May tao pa ho ba rito? Nag-uordinahan sila, inuordinahan yung mga sarili nila, inuordinahan sarili nila, nag-uordinahan sila, na hindi naman sila inuordinahan ng Panginoon. May tao pa ho ba rito? Napakarami niyan. Many churches are, or many false leaders, man-made preachers, are ordaining themselves, making themselves reverend, making themselves bishops, and any title what they want to be called. Ang dami niyan, sa totoo lang. May tao pa ho ba rito? At makikita mo, maraming mga nangangaral, di ba? Hindi mo maintindihan yung mga ayos. Sunday worship service na, tinan mo yung ayos ng mga mangangaral, di ba? Kikita mo yung mga kasuotan nila, hindi mo maintindihan. Naalala ko nga eh, doon sa may Laguna, anniversary, yung suot ni pastor hindi ayos. Alam mo, ang ginawa ko, bagong bili yung barong ko, hinubad ko, binigay ko sa kanya, sa'yo na lang to. Para may maayos ka namang susuotin pag umaharap ka sa mga tao. May tao pa ho ba rito? Oh. Ang dami kang pinuntahang mga lugar. Pinabibigay ko yung mga necktie ko, yung mga long sleeve ko sa kanila, pinagbibigay ko yung mga coat ko sa kanila. Sa inyo na lang. Para naman maayos kayong umaharap sa mga tao. Huwag mo sabihin ang pupuntahan mo, si Chewbacca lang yan eh. Nakamini-skirt ka. O ang pangit-pangit ng suot mo. Eh, maging presentable ka. Amen? Suotin mo yung mga KOJF t-shirt natin. Magsuklay ka kahit huwag ka nang mag-makeup. Gumamit ka na lang ng mga ano, pang brilliant. Ito, mahubar rito. Ngayon sumasagot. Eh marami kasi mga leader, maraming mga attendee, maraming mga pastor at pastora. Kala mo talaga nakikinig yan, tulog yan. Kala mo talaga isinasakabuhay yan. Nako, pagtalikod mo, wala na naman. Amo man gihapon, isang platong sutang hun. Kaya sabihin po natin sa ating katabi, isasakabuhay ko ito. I will put this message into practice. I will love and respect the house of God. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano ang pagkakamali ni Solomon? The house of Solomon, the palace of Solomon is more expensive than the house of God. That is his problem. Ganyan ang marami. Kamamahal ng mga bahay ninyo, kamamahal ng mga sasakyan ninyo. Pero yung gawain ng Panginoon, puro mumurahin.
mumurahin ng upuan, mumurahin ng mga electric fan, mumurahin ng aircon, mumurahin ng air cooler, mumurahin ng sound system, mumurahin ng mixer. Pero kagaganda ng mga bahay ninyo, kagaganda ng mga sasakyan ninyo, ipinagmamalikan ninyo mga luxury yan. Okay lang kung binigay sa inyo yan, kagaya ng sa amin, hindi namin binili. Pero kung pinagbibili nyo yan, at hindi kayo nagbibigay ng ikapot, handog at first fruits, oh my gulay. E tao pa ho ba rito? Many are showing to the world that they have beautiful houses, expensive dress, expensive gadgets, expensive cars, luxury cars, etc. And yet, the things in the house of God, the instruments in the house of God, are all cheap. Meron nga akong ano eh, meron nga akong binisita eh. Yung church na natin na inagaw, yung church natin na inagaw, eh kung wala ako sa Panginoon, nagisang ko ng Granada yun eh. Mabuti na lang, nasa Panginoon ako, kinakawayan ko sila eh, nilalab ko eh. Pero nagulat ako, minsan dinalaw ko yung church na inagaw sa atin, ang liit na! Dati malaki yun, mahaba yun, may stage yun. Ngayon, ang liit na eh. Yung church stage na lang. Ginawa na nilang bahay. Pinaghati-hatian ng mga magkakamag-anak. Grabe talaga, kaya nila inagaw eh. Mahal at tama talaga, hindi sila sa Diyos eh. Kasi yung church natin na malaki, may stage pa. Ngayon, ang liit na stage na lang ang natira. Tapos ang pangalan daw ng church eh, pinoproclaim daw si Jesus. Nililip up daw ang pangalan ni Jesus. Saan? Oh my gulay. Nakikinig pa ho ba tayo? You know, we are stealing the lot of God at the lot of the church. We are stealing the money of the church. We are stealing the things in the church. Imbis na yung mga gamit sa bahay natin ang dinadala natin sa church, yung mga gamit ng church ang inuwi. Oh my gulay. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano kaya mga makukuha ko sa church na yan? Kaya sa totoo lang, yan nga sinasabi sa akin ng mga kapatiran eh. Nawawala po yung mga kortina natin. Yung mga sabon po natin sa CR, nawawala. Yung mga gamit po natin sa church, nawawala. Sino kayang kumuha? Short hair? And this is true. This is true. You know? Things in the church vanish. You see? Eh, lingkod ng Diyos, di ba? Mga Christian yan, mga pastor at mga pastore, mga leader yan. Sabi nila, sa inang sabi nila, ikaw ang humusga. The Bible declares, you shall know them by their fruits. Yung iba nga, order ng order eh. Order ako ng face shield. O, order ako ng face mask. Order ako ng t-shirt. Tapos tapusan, siya unang order, siya hindi, hanggang ngayon, hindi pa rin bayad. Pag una kang umorder, dapat ikaw ang unang magbayad. Amen! E tao pa ba rito? Ano masagot? Sabihin po natin, more man of God, more. Oh, you see? Naunawaan po natin. People are using the church, turning the church into a market, into a robber's den. And they are using the house of God for personal gain. Hindi ba, kala mo talaga, hindi rito yun ha? Kala mo talaga, ang galing kumanta. Kala mo, si Regine Velasco, si Pero ang totoo lang, nagpapa-impress lang yan. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Brethren, check your heart. Is it Jesus the reason why you are attending? Is it Jesus the reason why you are serving Him? Is it Jesus the reason why you are enter the full-time ministry? Nakikinig pa ho ba tayo? Tanungin mo sarili mo.
Akala mo talaga yung iba nag-iika po talaga ng maayos eh, pero Ananias at saka Sapphira yun. Ang daming mga pangako sa Panginoon. Anong sabi ni Ananias at saka si Sapphira? Pag nabenta namin yung aming mga lupain, ibibigay namin lahat kay Lord yan. No, alam mo nung nabenta? Wala. Dinugas. Ninakaw. May tao pa ho ba rito? Ganyan ang maraming mga pangako. Makuha ko lang yung ayuda ko, magbibigay ako sa Panginoon. Makuha ko lang yung pension ko, mabenta ko lang ito, makatanggap ko, matanggap ko lang ito, magbibigay ako sa Panginoon. Hindi naman nagbibigay. Kaya minsan maganda yung ginagawa ni Ibon eh, kinakaltas na kaagad yung ikapo eh. Mas maganda yun. Tatakas ka pa ha. Kaya si Ibon, minsan naiinis din ako dyan eh. Pero minsan gusto ko rin yan, mahal ko rin yan eh. Kasi pagdating sa bigayan talaga, binibigay niyan lahat eh. Pero meron pang isang hindi binibigay, ang tagal eh. Hindi, joke lang yan. Walang sumasagot. Ganito yun. These animals will be offered to God. And these animals are not fat animals. These animals are not healthy animals. So these animals being offered to God. So iniaalay sa Diyos itong mga hayop na ito. Tapos yung mga hayop na ito, payatot. May sakit. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Nagagalit si Lord sa ganun. Amen po ba? Nagagalit si Lord. Nagagalit. Nagagalit si Lord. Mga payatot. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo ay nagbibigay, naghahandog sa Panginoon ng hindi ayos. See to it that you are prophesying with your best, teaching, preaching with your best. What you are doing all for God is for best. Amen? Kahit mag-drive ka lang, ginagawa ko to para sa Panginoon, hindi para sa inyo, mga tagakasunduan. Ginagawa ko to para sa Panginoon. This is true. Amen po ba? At yun nga ang ginagawa ng ating mga driver. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Kaya binibless, binapromote ng Panginoon. Nakakatawa ang mga buhay nila, pinapagpala ng Panginoon. Amen po ba? Binibigyan ng pampagupit. Glory to God. Amen po ba? Yes. Ang ibig sabihin nito, they are offering not the proper offering for God. Yung mga binibentang hayop doon, wala, hindi yun healthy. Mapapayat yun. Kaya pag-aawit ka sa Panginoon, itodo mo, sumigaw. Hindi, sumigaw. Sagalak. Tapos nakasimangot ka, sagalak. Talagang i-action mo talaga, sumigaw, sagalak. Ganon, rumaragas ang pagpapala. Hindi, kanta mo, rumaragas ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala. Ano yun? Talagang, rumaragas ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala. Sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay natin. Ganon. Amen po ba? Naunawaan natin? Sing. Dance. Worship. Pray, fast. Give your best. Amen? Ano sa masagot? Give your best. Naunawaan po natin, they are offering not a healthy animals for the Lord. Yun ang ayaw ng Panginoon eh. Ayaw ng Diyos noon. Tanong mo to sa Diyos, tama ako. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, tama si daddy mo. Pag-aawit ka, itodo mo. Pag mananalangin kang mag-aayuno ka, itodo mo. Lahat ng gagawin mo sa akin, itodo mo. Amen? Lalo na malapit na anumang oras, darating na ako.
Hello? Hello? Bakit ganito ako mangaral? Kasi apostol ako eh. Bakit ako umiikot buong mundo, buong Pilipinas? Bakit ko tinuturuan ng churches? Kasi apostol nga ako eh. Ito nga yung trabaho ko eh. Para sabihin sa kanilang lahat, itodo mo. Kasi ginagawa mo yan para sa Diyos. Amen? Huwag mong tulugan yung preaching. Huwag kayong nagkikwentuhan sa oras ng preaching. Makinig ka. I-off mo yung cellphone mo, i-silent mo na lang. Amen? Hindi yung punta ka ng punta ng CR. Lalo na pag offering time, nasa CR ka, hindi ka lumalabas. Last Wednesday, I did share the word of the Lord in Cavite, last Wednesday. It will be aired soon. Ma-air yun. Yung turo ko sa Nasugbo, Batangas, na-air na eh. Kaya lagi nating panunuurin yun. Wednesday, Friday, 5 p.m. and Sunday, 10 a.m. and 3 p.m. At saka nasa KOJF Church YouTube channel yan. At saka nasa ito ang sabi ng Panginoon, Thus Saith the Lord programs. Yung turo ko sa Nasugbo, Batangas, na-air na. Yung turo ko sa Cavite, wala pa. Ma-air rin yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Oo. May tao pa ho ba rito? Pagkatapos ko, mag-exhort lang pa lang ng offering. Di pa nga preaching yung ginawa ko. Offering pa lang. Sabi ng mga pastor, offering pa lang. Lingkod na niyo sa revival na. Natural. Kasi sa Kingdom of Jesus Fellowship, wala ritong kuripot, wala ritong mga magnanakaw. Amen? Yung mga kuripot dito, nawalain ko kuriputan. Yung mga magnanakaw, lumayas. May tao pa ho ba rito? You know, the apostles are bringing us to our highest calling and perfect destiny in Christ. The apostles are bringing us to do the will of God to the even to the until the last breath of our lives. The apostles are encouraging us to give our best for Jesus. Amen? And the apostles has love for the churches. And the apostles will move from one place to another. From one province to another. From one nation to another. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi nyo napapansin pag pumupunta, pag tinatanong ako ng marami, kailan po kayo babalik? Kailan po kayo darating dito? Kailan po kayo pupunta rito? Pagdating ko dyan, mag-aayos ako. At magpaayos ka. Pagdating ko dyan, magliligtas ako. Magpapagaling ako ng may sakit, gagawa ako ng himala. Pag dumating ako dyan, pagpapalain kayo ng Panginoon, so lahat yan tatanggapin ninyo. Amen po ba? Kasama yung pag-aayos. Nagpunta ako ng Sitio Bakal, inayos ko. Binigyan ko siya ng magandang halimbawa. Ikaw opening prayer, ikaw welcome testimony, ikaw ang MC, ikaw ang offering, ikaw magturo sa susunod. At sinabihan ko si Pastor Roan, lahat ng humahayo sa Sitio Bakal, pabilan niya ng bota kay Sister Lisa, sagot ng church. Para hindi sila nakakaawa na sila ay nauulanan, napuputikan, kawawa naman. So nagpupunta ako sa lugar-lugar para alamin ang kalagayan at tugunan ng pangangailangan ninyo. Amen! Hindi ako nagpupunta ron para magpapogi. I prophesy! Hindi ganun. You know, I go to one place to another to save the unsaved, to heal the sick and to cast out devil and to do miracle and to perform miracle. I go to one place to another to encourage the brethren to set all things in order. Kaya, may mga bota na kayo. Naibigay na ba ni Sister Lisa yung mga bota ninyo? Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Ano pang gusto ninyo? Motor? Mag-aaral kayo? O kaya gusto ninyo 4x4 para makaakit ng bundok? Nakikinig pa ho ba tayo? Amen! Kaya huwag mo akong tanungin kung kailan ako darating sa lugar na yan. Kasi pag dumating ako dyan, mag-aayos ako. Amen? Oh.
Walang sumasagot. Oh. May tao pa ho ba rito? Salamat sa mga soft drinks mong na ino-offer, sa mga kape mong ino-offer, sa spaghetti mong ino-offer. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako nagpunta riyan. Pinaloob ko yung mga kapatid doon sa may isang lugar doon. Yung iba naka-attend na, yung iba hindi pa nahihiya. Kaya pag pinapaloob nyo sila at sinasabing, doon umutin na ako ron eh, sabihin mo sa kanila, hindi ka ron, taga-kingdom ka. Diretsahin mo na. Hindi, nagla-live stream naman ako eh. Okay din yan, pero sumama ka na. Huwag mo nang inihili-hili pa. Okay lang yan, nawala ka sa kalooban ng Panginoon. Hindi ganon. Pinuntahan ko sila, ano sabi ko sa kanila? Hindi ako nandito dahil sa ano pamang dahilan. Sa totoo lang, kahit na dumalo kayo o hindi sa kayo, JF, marami kami. Kahit magbigay kayo kay hindi, mayamang kami. Kahit maglingkod kayo kay hindi, tuloy-tuloy kami. Kaya ako kayo din nadalaw kasi mahal ko kayo. Iyon ang reason. The reason why I'm visiting you. Not because of your money. Not because of anything from you that I will get. The reason why I come to you because I love you. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Yan. Lagi yan ha? Hindi pautang. Huwag ganun. Pahiram ng makeup. Pateks. Huwag ganun. I love you. Pakain. Hindi ganun. I love you. Bago umalis si Pastor Nobo at pinadala ng gimba, nagbigay ako ng konting dagdag puhunan sa tindahan nila. Opo, sabihin ko na itong lahat para alam ninyo. At ang sabi ko lang, Sister Jenny, ibigay natin ng tithes and offering kay Lord, ha? Yun lang. Wala akong parte. Yun ang sabi, para malaman ninyo ito. At kinausap ko lahat ng mga kapatiran sa gimba, huwag niyong papabayaan si Pastor. Ibigay ninyo ang pang-load niya, makapag-video call niya kay Sister Jenny sa mga anak niya. Ibigay niyo yung pagkain na nararapat sa kanya at may pamilya yan. Sobrahan pa ninyo, mayroong maisubiyan. May entrega sa asawa niya yan. Amen! Wala pong leader, wala pong pastor at pastora, wala pong miyembro ng KOJF ang papabayaan. All members of leader, all leaders of KOJF will never be neglected. May tao pa ho ba rito? Sabihin mo sa katabi mo, totoo yung daddy natin. Hindi lang gwapo. Yung mga tulugan ninyo, pinapaayos natin. Binibilang kayo ng mga malambot na pom para makatulog kayo ng maayos. Pinapakain kayo. Hello. Anong ginawa ng Panginoon? He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. He overturned the tables and scattered the coins of the money changer. Galit ang Panginoon. Ito yan eh. Magkano palit ng dollar ngayon? Ang baba, no? Mga 49 lang siguro. 48, 49. Itong mga money changer na ito, yung tamang palitan, binababa nila. Kalabitin mo katabi mo, huwag tulog. Galit, galit si Lord. Oo, ganito. Na, diba? Kunyari, magkano ang palit ng dollar? Kunwari, 48, 49. Papalitan lang nila ng 45. Kaya yung pang-offering ng mga tao, lumiliit. Lumiliit yung offering nila. Kaya nagalit ang Diyos. Imbis na yung perang para sa Panginoon, pinagbubulsa ninyo. Galit ang Diyos sa mga Judas. Galit ang Panginoon. If you are serving the Lord because of money, don't serve God. If you are entering the full-time ministry because of money, don't enter the full-time ministry.
If you are serving the Lord to get jowa and to get Mrs. and Mr. and to have a Valentine date. If you are serving the Lord just to promote yourself for personal gain, don't do that. Stop it. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasi galit ang Diyos. Kasi yung palitan hindi tama. Hindi tama yung palitan. Sabi nga na isang kapatid, ipopost ko po yung mga nagbibigay para malaman ng mga na hindi nagbibigay, na hindi sila nagbibigay. Maganda rin naman yan, pero kahit hindi na, kahit di mo naman ipost yan, alam mo naman nila hindi sila nagbibigay. Ibulong mo na lang kaya. Pag ayaw pa rin makinig, hindi ka nagbibigay! Ano, galit ka? Hindi mo ako makukuha sa mga pinitpit na biskwit na binibigay mo sa akin. May tao pa ba? Sabi ko nga sa mga kapatid, bago nyo kami bigyan ng love gifts ang pamilya ko, ibigay nyo muna yung para sa Diyos. Amen? Kung yung para sa Diyos, ninanakaw nyo at binibigay nyo sa amin, that's bad. Give what is due for God and give what is due for us. Amen. Give to men what is due for men and give to God what is due for God. Ganun yun. Kaya pag dumating yung benta mo, yung kita mo, yung napagbilan mo, ani mo, napagbilan mo ng mga tinda mo, napagbilan mo ng ani mo, napagbilan mo sa, ano na mga napagbilan mo, mga tinanggap mo, ihiwalay mo na kaagad yung kay Lord. This is for the Lord. This is for the radio and TV ministry. This is for the etc. etc. And this is for the man of God and his family. Ganun. Amen po ba? Hindi yung one for me and one for my husband, one for my baby, one for my apo. No, not for God. May tao pa ho ba rito? Merong isang nanay bumili ng pitong apple. Pitong apple binili ng nanay. Tapos binigay sa anak. Nagustuhan ng anak yung isang apple. Kinain pa uli yung dalawang apple, tatlong apple, apat na apple, limang apple, anim na apple na yung nakain niya. Sabi ng mami, hindi ko natikman yan anak. Pwede ba yung isang apple akin na lang? Tiningnan ng anak yung mami niya. Sige, kahain niya! Di ba, mitang kayong apple? Nung konti na tira, binigay niya sa mami niya, mami, tikman mo. Ganyan din ang marami sa Diyos. Yung mga tinga-tinga, tira-tira, yun ang ibinibigay sa Panginoon. Naalala ko ang isang kapatid, nag-ipon ng maraming pera para sa kinabukasan ng kanyang anak. Inubos lahat natin yun sa gawain ng Panginoon. Inubos niya lahat. Pati renta ng kanyang mga apartment, pati tinda ng kanilang palengke, inubos lahat sa Panginoon. Mga sasakyan nila, lahat pinagamit sa Panginoon. Ubos! Pero alam niyo yung ginawa ng Diyos? Pinalitan lahat ng mga bagong sasakyan. At ang mga anak niya, in-scholar. Hindi lang scholar, oblation scholar. The scholar among the scholars. The number one among the number one. Among the first. The top among the tops. Oblation scholar. Isipin mo yun. Kasi mula pagkabata niya, this is a true story. Mula pagkabata niya, nag-ipon siya ng pera. Pero dinonate niya lahat sa KOJF yun. At yun ang ginamit natin sa marami nating ministry ng mga inikot natin ng napakaraming lugar. Yung mga sasakyan nila ang ginamit natin. Kung saan-saan natin pinag... Kanya na yung sasakyan, siya pa yung driver, kanya pa gasolina. Pero lahat ng sasakyan yun ay pinalitan ng bago ng Diyos. At yung mga anak niya, in-scholar ng Panginoon. Naging oblation scholar pa. Gets ninyo? Naunawaan natin? We cannot outgive God. Kaya ayaw ng Panginoon na yung mga pangako natin sa Diyos, hindi natin tinutupad. May tao pa ho ba rito?
Kami yung pinag-aralan namin, pinapagamit namin sa Diyos. Konti na lang, more prayer and fasting, more support for Diyos. Ipapagamit niya rin yang tatapusin niya para sa Panginoon. Sa totoo lang, siya naman ang mga gumagawa ng mga trabaho ng marami natin eh. In fact, nung pandemic, si Diyos ang nasa unahan eh, di ba? In fact, nung minister compassion natin, di ba? Witness kayo, tama? Si Diyos yan eh. Buhay namin, pinapagamit namin sa Panginoon. Ang bahay namin, pinapagamit namin sa Panginoon. Ang pinag-aralan namin, pinapagamit namin sa Panginoon. Ang sasakyan namin, pinapagamit namin sa Panginoon. Nung nagpunta ako ng Sitio Bacal, sabi ni Sister Blessy, hindi nagtitiktok yun, ha? Sabi ni Sister Blessy, ano, natutong po kami. Gamit po namin yung Starrex. Ang tagal ko nang pinapa-aircon yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin aircon. Kaya ako na kumilos. Ako na magpapa-aircon para hindi na kaya matutong. Kasi ang tagal ko nang pinapa-aircon yan eh. Milyong beses ko nang sinabi sa naka-assign dyan, ipa-aircon yan. Kung hindi pa rin aircon, ako nakikilos. At kung sakasakaling bugahan ko kayo, malamig yung buka ko eh. Habang bumabiyahe tayo, para hindi, may tao pa over rito. Hello? Wala pong sumasagot. Natututo po ba tayo? Masarap, di po ba? Amen. Di ba ang ampalaya, masarap kainin? Hindi ah! Mapait! Pero masustansya, di ba? Laban sa diabetes. Misang ganito rin ang salitaan ng Diyos. Misang parang mapait yan. Pero pag nilunok mo yan, wow, ang tamis pala. Luke 19:45-46, magwawakas na tayo. Luke 19:45-46, malapit na tayong magwakas. When Jesus entered the temple courts, He began to drive out those who were selling. It is written, He said to them, My house will be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. Den of robbers. Brethren, mga kapatid, mga pastora, mga pastor, mag-aran tayo ng pag-aayuno regular. Kung ilan yung kaya mo mag-aayuno, bata, matanda, may ngipin o wala. Tuwid ang likod o hindi. Nagtiterapy o hindi. Mag-aayuno ayon sa kaya. Udyukan ng lahat na mag-aayuno, manalangin, magkaroon ng malalim na prayer meeting. Tindihan ng mga prayer meeting. At sabihan ng lahat ng mga kapatiran, huwag nagsasama at nagjo-join kung ano-anong group. Kung magjo-join ka dyan, ipasok mo lang yung mga video natin, yung mga message natin. Amen. Hindi yan ang mga pinagpupusmok. You are making my house a den of robbers instead of a house of prayer. May tao pa ho ba rito? Pag tumawag ng prayer meeting, umatin kayo. Pag tumawag ng overnight, umatin kayo. At huwag namang sisiga-siga yung isa. Lahat pag mag-pray, hindi yung ikaw, mula hanggang matapos, hanggang katapusan, mula simula hanggang katapusan, sinulo mo na lang eh. Hindi ganoon. May tao pa ho ba rito? Hayaan mong bawat isa ay mag-pray. Assignment, di ba? O ikaw, sa Pilipinas ka. Ikaw, sa buong mundo ka, di ba? Ikaw, sa bakuna ka. Ikaw, ipag-pray natin yung mga ganito, ganyan-ganyan. Isulat na. Yung mga leaders, isulat na yung mga prayer items. Amen? I-assign. Nakikinig po ba kayo? O mga leaders, nakikinig po kayo? Kayo po dyan nanonood at nakikinig. Nakikinig po ba kayo? Ilistan ninyo ang mga prayer items. O ito yung prayer, ito, for the Philippines ka, ito yung para sa mga chapters natin, ito yung para sa lingkod, para sa kanyang pamilya, ito yung para sa mga leaders, ito yung para sa mga attendee, ito yung para sa pagpapagawa natin ng church, ito yung para sa mga radio, mga TV, ito yung para sa ganito. Ipag-pray natin. Isa-isa, hati-hati.
Tapos habang may nagpe-pray na isa, walang tulog. Hindi nagpe-pray, tulog siya. Amen. If somebody is praying, don't sleep. Those who are not praying or leading the prayer, don't sleep. Agree in prayer. Amen. O magkaroon lang ng social distancing, magkaroon lang ng mga protocol. Maglayo-layo lang. Observe the protocol. And acclaim the prayer meeting. Amen. Acclaim the overnight prayer meeting. Acclaim the fasting ministry. Mark 11, 16 to 17. Mark 11, 16 to 17. And would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And would not allow anyone to merchandise through the temple courts. Ano ibig sabihin nun? Ayaw ng Panginoon na pinagkikitaan mo ang church. Ginagawa mong hanap buhay ang church. Amen po ba? Okay lang. Naalukin mo ng paninda mo yung mga kapatiran. Lalo na kung talagang masarap yan at talagang kailangan nila yan. Pero gawin mong palengke yung bahay ng Panginoon o may gulay. Naku, dadating yung mga aatin ako. Kasi doon, pag dumala ako, marami akong benta ron eh. O may gulay. Hindi ganun. Huwag yan ang maging kaisipan mo. Dalhin mo rito paninda mo. Bilhin ko na lahat yan. Para may pera ka. Pero yung magkaroon ka ng kaisipan, atin ako, dalhin ko lahat yung mga paninda ko. O ito para sa'yo, ito para sa'yo, ito para sa'yo. Magano yan? 200 lang yan, ha? Parang sumasagot. E tao pa ho ba rito? Oh, yun na nga, sabi na eh. San ba yun? Sino ba yun? Okay, hindi naman po sinasadya yun. Nakikinig pa ho ba tayo? And as he taught them, he said, it is not written. Mark 11, 16 and 17. And would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And verse 17. And as he taught them, he said, it is not written. My house will be called a house of prayer for all nations. But you have made it a den of robbers. A den of robbers. Amen. Para saan ang Kingdom of Jesus Church? Para saan ang Kingdom of Jesus Fellowship? Para iligtas natin ang buong mundo. Our mandate is to win the world for Jesus. Yung pamilya ko, magagaling talaga mag-English yan. Pero ako hindi. But I am trying my very best to preach in English. I met a pastor from Nigeria. While we are having a lunch, I asked her, brother, can you understand Tagalog? No, he said. Can you speak Tagalog? No, he said. That's why when I share the word of the Lord last Wednesday in Cavite, so I preach in Taglish so that a brother from Nigeria will understand me. I told him, brother, I am not a fluent English speaker, but I will try my very best so that you will understand me. Pagkatapos ng gawain, nang pauwi na siya, sa dami ng taong lalapitan niya, isa-isa ako sa nilapitan niya. Nice meeting you. Nice meeting you. Kinamayan niya ako. A brother from Nigeria. And he will back home Nigeria, and he will return Nigeria, and he will revive Nigeria. Because I revive him. Amen? May tao pa ho ba rito? Yeah. I admit. I am not good in English. I am not a fluent English speaker. But I am trying my very best to preach in English so that everybody will understand me. So that the whole world will understand me. Because our church, our temple, the Kingdom of Jesus is for all nations. Kaya pag nangihingi ng offering para sa radio at saka sa TV at saka sa pag-ikot natin sa buong mundo, huwag tayong kuripot.
Hindi, lahat ng offering para sa main church lang yan. Hindi, lahat ng offering para sa Cabiao lang yan, sa Gimba lang yan, para sa Bicol lang yan, sa Bisaya lang yan, para sa Mindanao lang yan, dito lang yan. Mali! Ang ating tithes and offerings and first fruits is for all the salvation of the world. Amen? For the world. Bringing the real salvation of Jesus to the church, to the Philippines, and to the nations of the world. Bringing the healing and miracle of Jesus to the church, to the Philippines, and to the world. Bringing the church, the Philippine island, and the nations of the world. Amen! And to their highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. That is the mandate. Lingkod ng Diyos, bakit kinakailangan nating ponduhan ang ating radyo? Bakit natin kinakailangan ponduhan ang ating TV? Bakit natin kinakailangan palakasin ang ating social media? Bakit natin kinakailangan magmisyon buong Pilipinas, buong mundo? Because the true church, the true house, the true fellowship is for all nations. Amen. For all nations. For all nations. But you have made it a robbers, a den of robbers. My house will be called the house of prayer for all nations. Kaya kung babalik po kayo sa, taga saan nga po kayo, Ate Tess? Negros, saan pa banda sa Negros? Yun, i-revive nyo po yung mga taga Negros. Turo nyo po ito. Huwag nyo sabihin, gamay lang kayo. Preach this. Huwag nyo sabihin, ano, bisayain nyo na. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan po ba natin? Naintindihan ba natin? For all nations ito eh. Huwag kang umaten sa church na malapit sa inyo. Umaten ka sa church na malapit sa puso ng Diyos. Do not attend to that house, to the church near you, but attend to the church that is near to God. May dito ako haatin sa malapit? Hindi ganun. Isang hakbang ko lang ito eh. Yung nangagaw ng church natin, na pinaliit na, ginawa nilang bahay. Yung kaatin? O yung diyang malapit sa inyo na walang malang mandate? Dami niyan, wala namang mga mandate diyan eh. Di naman tinayo ng Diyos yan. They just ordained themselves. They made themselves a reverend man and woman of God, a man-made man and woman of God. They made themselves bishops and any titles they want to be called. Man-made. Not born from the heart of God. Hindi niyo ba napansin mula noong 30 years ago, ang pangalan natin, Kingdom of Jesus, hindi binago kahit kailan? Parehas lang. Hindi pa bago-bago, hindi pa iba-iba. Kaya gusto ko pong sabihin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, taga-kingdom ka, hindi ka pa iba-iba. Kalabitin mo katabi mo, taga-kingdom tayo. At ang sabi natin sa marami, don't you wanna be to be a part of the kingdom? Don't you wanna be to be a part of the kingdom? Come on everybody, some bows in chariots. May tao pa ho ba rito? For all nations. Eh, lingkod na Diyos, may pandemya ngayon ah. Huwag mo sabihin may pandemya. Bukas lang, nasa Brunei na ako. Hindi ako nagbibiro. May tao pa ho ba rito? And lastly, Matthew 21 verse 12 hanggang 14. Lastly, Matthew 21 verse 12 hanggang 14. The last verses I will read and we will end. Get ready, the praise and worship ministers, but most especially your heart. Matthew 21 verse 12 to 14. Jesus entered the temple courts
and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. Matthew 21, verse 12 to 14. Allow me to read it in Tagalog, in Filipino. Ayan. Matthew 21, 12 to 14. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbili at namimili roon. Talagang pinagtabuyan, hindi pinakiusapan. Hindi pinakiusapan, pinagtabuyan niya. Ipinagtaob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Hindi niya inuga ang mga upuan, ang mga lamesa, tinaob niya. He didn't shake the table and the chairs, but he overturned the table and the chairs. He threw the money. Verse 13, sinabi niya, sinasabi sa kasulatan ng aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanilang... Makinig maigi, yung verse 14. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Jesus Christ cannot perform miracle because they made the house of God a den of robbers. They made the house of God a market. Bakit mahina ang anointing ng maraming churches? Bakit mahina ang anointing ng maraming lingkod ng Diyos? Nasa Cavite ako last Wednesday. Anong sabi na isang pastor? Yung turo nyo pala sa Nusugbo, Batangas, naka-ere. Ano po, no? Sabi ko, oo, na-ere. Nakuna ni May. Mamaya po, papanoorin ko uli. Pinanood niya uli, nilab niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Lunod sila sa glory ng Panginoon. Although ang suot ko, naka-rubber shoes lang ako ron at ang layo pa ng kuha. Hindi nalapit at hindi na-zoom. At naka-rubber shoes lang ako ron. Bakit? Naiwan yung mga kasuotan ko eh. Hindi nadala. Kaya mula nung dumating ako ng Nasugbo, Batangas, yung pantalong ko, isa lang talaga yon, walang hubaran. Maliban lang na natulog, nag-short ako, nung naligo, nagpalit ako. Pero mula nung dumating ako ng Nasugbo, Batangas, ilang araw yun, yung pantalong ko na yun, yun lang talaga nadala. Hindi ko nadala yung ibang gamit ko. Pero sa kabila ng lahat, bumuhos ang anointing. Makinig kang maigi. Kung gusto mo na ang malakas na kapangyarihan ng Diyos ay malakas na gumagalaw sa iglesia, sa church, linisin natin ang ating mga buhay. Linisin natin ang ating mga church. Pati yung mga tahanan natin. Huwag mong pinapahintulutan yung mga malilit na bata na nagtitiktok, okay lang kasi pansamantala, pero huwag mo silang sanayin ng ganyan. Avatar! Let us cook challenge! Lapag mo, panganay mo, challenge! Ay, nako. Tapos kung walang cellphone yung nanay mo, pastora, kung ano-ano lang pinagpipindot mo dyan sa cellphone mo, ibigay mo sa nanay mong pastora. Nanay, ipost mo ang salita ng Diyos. Pay, pay, pay! May tao pa ho ba rito? Hindi yung mga cellphone mo, atay! Hindi ginagamit mo yung cellphone mo. Linisin niyo yung mga bahay ninyo. Tingnan niyo yung mga bahay ninyong marumi, maaagaw. Kung ano-anong mga naka-display dyan. May bold picture pa riyan.
O ano-anong mga naka-display dyan? Alisin nyo lahat. Baka may mga ribulto pa rin eh. Baka yung mga kung ano-ano sinasabi pa, pera usog, pera usog. You know, please post in your My Day, in your story, the word of the Lord. Please post in your church, in our church, in your houses, the word of the Lord. Amen? Please dance the dance of the Lord and sing the song of the Lord. Ako sabi ko nga sa isang kapatid natin kasi nasa sa kanya yung apo niya. Misan yung apo niya nandun na naman sa kabila. Sabi ko pag nasa iyo yung apo mo, patabain mo. At the same time, lagi mo isama sa church. Tapos, turuan mo siya ng salita ng Diyos. Magbasa kayo bago matulog. Magpray kayo. Thank you, Jesus, for this food. Amen. God is love. God is good. Thank you, Jesus, for the food. Amen. Turuan mo. Hindi ko ano-ano pinagawa. Sige, samahan mo ko, anak. Samahan mo ko, ha? Mag-TikTok tayo. Kaya ka iniiwan ng asawa mo, eh. Puro ka TikTok, eh. Ita mo yung asawa mo, humahanap ng iba. Eh, malayo kasi yung asawa ko, kaya humahanap ng iba. Wala sa layo yan. Kung malapit ka sa Diyos, hindi lalayo ang asawa mo. Lalapit din sa Diyos yan. Imbis ipakita mo sa, hindi, imbis na ipost mo sa salita ng Diyos, puro ka. Labas pa yung tiyan mo. Sabi nga na Ella, oh may gulay. Kaya pag nakakita ka ng mga labas ang tiyan, labas ang kilikili, labas ang puwit, lahat ng maraming labas, hagisan ng jacket tiyan. Hep hep. Oray. Ay, hinig pa ba tayo? You know, when Jesus Christ cleaned the church, amen? When Jesus Christ cleaned the church, when the robbers was removed in the church, you know, Jesus Christ performed great miracle. The lame walk and the blind see. The lame walk and the blind see. Nakakita ang bulag, ang pilay ay nakalakad. Amen! Kung gusto mo na malakas ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating iglesia, sa ating pagtugtog, pag-awit, pagsayaw, paglilingkod sa Diyos, linisin po natin ang ating mga sarili, ang ating buhay, ang ating tahanan, linisin po natin ang church ng Panginoon. Amen? If we want to see the manifestation of God's greater glory in this final hour, cleanse our lives. Cleanse our church. Cleanse our house. And cleanse our church. Amen? Have love and respect for the house of God. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Tayong lahat ay umuko at pumikit. Huwag muna kayong mag-CR. Huwag muna kayong magkwentuhan. Bow down our heads and close our eyes. Lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Sige po, habang tayong lahat ay nakayok at nakapikit, sabihin po natin sa Panginoon na ibibigay natin talaga ang para sa Diyos. Sabihin po natin sa Panginoon na itutodo na po natin para sa Panginoon. Gagamitin natin ang ating Instagram, Twitter, every YouTube account to glorify God. Ang mga chapters natin buong mundo, pagandahin natin yan, linisin natin yan. Erase natin ang pambayad ng radio at ng television. Erase natin ang pagpapaganda ng church. Erase natin
Raise the money intended for the radio and television. Raise the money intended for the house of God. Raise the money intended for the mission to the Philippine Island and to the nations of the world. Sige, kung nais mong lumuha, lumuha ka. Kung gusto mong pumatak ang luha sa mata, ipatak mo. We will bring revival to the Philippine Island and to the nations of the world. And this is our time. To bring revival to the Philippine Islands and to the nations of the world. At ikaw ang magiging katuwang ko to bring revival. To many barangays, to many barrios, to many provinces, to many cities, states, and countries, and nations of the world. Gagawin natin silang kaharian ni Kristo Jesus. We will make them kingdom of Jesus. Pag hindi ka nakapanindigan ngayon, kailan pa? Pag hindi ka tumindig ngayon, kailan pa? Huwag na huwag kang makikipag-compromise. Huwag mong ibababa ang holiness ni God, ang righteousness ni God, ang will ni God, ang calling ni God, ang mandate ni God. Diretsuhin mo sila ng may pag-ibig. Taga-kingdom ka. Ibigay mo, ikapumutandog mo, maglingkod ka ng tama sa Panginoon. Diretsuhin mo ng may pagpapakumbaba at punong-puno ng pag-ibig. Pero sabihin mo ang totoo. Lord, I love you. Habang tayo maawit sa parting kanang bahagi ng iyong kilikili, pinapagaling ka ng Panginoon. Naalala ko yung kapatid nating taga Cavite. Sa loob ko siya ng van, pinag-pray, pinagaling siya ng Lord sa cancer. Again, sa Cavite, habang kami kumakain, meron siyang bukol sa kanyang pisingi. Pinag-pray ko siya at pinagaling din siya ng Diyos. Sang araw magpapatotoo siya. Mahalin mo lang ang Panginoon. Ibigin mo lang ang Diyos. Isa ka buhay mo yung aral na ito. Ang healing at miracle ay darating. Success, blessing at prosperity ay darating. Alam mo, nalulungkot ako sa mga pasensya na sa aral na ito. I-check nyo maigi yung multi-level marketing na business ninyo. Yung mga nagkakaroon kayo ng mga tao sa ilalim ninyo. Kapag ang tagal nyo na riyan, barya-barya ang kinikita ninyo, at yung mga head-head ninyo ang kumikita ng libo-libo at mga nakakotse, mag-isip-isip ka. Isang paalala ko lang ito. Baka pagod na pagod ka ng recruit ka ng recruit, pagod na pagod ka na post ka ng post, pero barya-barya lang ang nakukuha mo. At yung mga nasa unahan mo, sila yung mga humahawak ng libo-libo at pinaparada yung mga sasakyan na tabi-tabi, mag-isip-isip ka na. Paalala ko lang, hindi ko sinasabing nasa mali ka o nasa tama ka, isang paalala lang. Kung ganyan ang mga pangyayari at pinapayaman mo lang ang nasa ibabaw mo, magtinda ka na lang ng tinapa. Sarili mo pa yung kita at ikaw ang mag-isang yayaman. Paalala lang po. Paalala lang po na punong-puno ng pagmamahal. Kasi ikaw na nagbibigay na ikaw po at handog at first fruits, ikaw ang dapat na yumayaman at nananagana, ikaw ang dapat nakasakay sa sasakyan, at ikaw ang dapat na umahawak na libo-libo. Ikaw na nagpapakahirap na post ng post, na recruit ng recruit, at puro barya-barya ang napupunta sa iyo. I-check mo kung nasa tama ka. Kung nasa tama ka, ituloy mo. Kung wala ka sa tama, isang paalala lang to. For all the things you do,
Lord, I love you. And help me love you more with all my heart. Sing it again. For all the things you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. And help me love you more with all my heart. Ang tanging alay ko. Merong nakikinig at nanonood ngayon, may problema ka sa leeg mo, pinapagaling ka ng Diyos. Merong nakikinig at nanonood ngayon, kailangan mo ng pera. Pamasahe mo, binibigay na ng Panginoon, sobra pa. At mga kailangan mong pera, pampagawa, etc., etc., binibigay ng Lord ang perang kinakailangan mo. Truly, more cars are coming. More houses will be built. More churches will be built and rebuilt. More money are coming. More healings and miracles, more signs and wonders will take place. Magsisimula ka ng maglinis at magtawid ng landas. Ang dami kong binigyan ng actually prophetic ang preaching ko sa Nasugbo, Batangas. At ang isa ay binigyan ko ng prophecy, pastor ka. At magsisimula ka ng magpastor ngayon at hindi mo na ito lilimutin kahit kailan. Tanggapin po ninyo ang kagalingan ninyo. Sige po, tanggapin ninyo. Receive your healing now. Receive your miracle now, your success now, and your victory. Yung mga mahal mo sa buhay na kung saan-saan umaaten at nagkasala, nagkaroon ng sinag-sidebit at umiinom ng alak at naririgin, naninigarilyo uli. I-claim mo na bumalik na sa kingdom. Nahirapan silang bumalik sapagkat sinasamahan mo sila. Pero ngayon hindi mo na sila sasamahan at babalik na silang lahat. Tanggapin po natin ang kagalingan. Tanggapin po natin ang himala. Itulak natin ang bukol, wala na ang bukol. Anumang makabdi, wala na. Anumang sakit katramdaman, wala na. Ang perang kinakailangan natin, ibinigay na ng Panginoon. Bayad na po ang utang. Lahat ng mga nangutangin ay nagbabayad na. Yes, or debt are all cancelled. And those who borrowed from us, they will pay us. What the devil has stolen, God will bring it back, will return it 100-fold. Magpasalamat ka sa Panginoon, lahat ng nakikinig at nanonood, lahat ng nandito, magpasalamat ko sa Diyos. Totoo po, ang Diyos po'y naglilinis ng templo ng kanyang bahay, pero matapos siyang maglinis, gumawa siya ng himala. Totoo, masakit ang paghubog. Masakit ang paglilinis. Masakit ang pagtutuwid. Pero ang kinakailangan natin ay pagtitiwala. May magandang ginagawa ang Panginoon. Tanggapin mo ang kapatawaran. Tanggapin mo ang bagong buhay. Tanggapin mo ang kagalingan at tanggapin mo ang himala. Tanggapin mo ang pagpapalat kasaganaan. Tanggapin mo ang lahat ng pangangailangan mo ibinigay na ng Panginoon. All your prayers has been granted by God. All your needs are being met all by God.
You are good. Yes, Lord. Sing it again, and we will sing. And we will sing that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. Kasabay ng kapatawaran, kasabay ng kagalingan, kasabay ng himala at ng pagpapala, kasabay ng sagot sa iyong panalangin. Kunin mo ang malakas na kapangyarihan ng Diyos. Dalin mo ito. Magligtas ka rin. Magpagaling ka. Magpalayas ka ng demonyo. Magpagaling ka. Gumawa ka ng himala. Ituwid mo sila, linisin mo sila, baguhin mo sila. Dalin mo silang lahat sa kaharian ni Kristo Jesus. Ikutin natin ang sama-sama ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Iligtas ang mga kapitbahay. Silang nasa plaza, iligtas silang lahat. Urarabakanda lalaba, shiriribiyanda. Iligtas mo ang mga classmate mo, ang mga office mate mo, ang mga trabaho mo, ang mga boss mo, ang mga tinuturuan mo. Gusto kong sabihin sa iyo, it's harvest time. It's harvest time for us. Yes, Lord. Harvest of souls, harvest of healings, and harvest of miracles. Harvest of glory, harvest of blessings and promotions. Harvest of honors and medals and trophies and scholarships. Hallelujah. Yes. Yes, Lord, that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, we're praising. Sing it again, and you are good. And you are good. And we will sing that you are good. Glory of the Lord now. Take the anointing of the Lord now. Hindi na ako mag-altar call. Hindi na kita palalapitin sa harapan. Father, let it flow. Let it flow. Yes, let it flow. Take the glory of the Lord now. Take the anointing of the Lord now. The end time apostolic anointing that will bring the Philippine Islands and the nations of the world to the real salvation of Jesus, to receive healing and miracles from Him. Let the Philippines and the nations of the world experience the goodness of God, and bringing the Philippines and the nations of the world to their highest calling and perfect destiny in Christ. Pinapagaling ka ng Diyos sa rayuma, sa arthritis, osteoporosis, cancer, tumor, ulcer, high blood, hypertension. Receive your healing now. Receive your healing now. Receive your miracle now. Kurababakandarababakandarababasyanda. Take your healing now. Take your miracle now. Magaling ka na. Malaya ka na. Hindi ka man na mahina. Hindi ka na malamya. Hindi ka na lupaypay. Kurababakanda. You are healed by the stripes of Jesus. Cancer free, death free, virus free, bacteria free, germs free,
You are free by the stripes of Jesus. You are healed by the stripes of Jesus. Ang mga nagkasama na hindi kasal, magpapakasal na kayo. Hindi sa mga maling magkakasal, kundi sa tama. Para mabasbasan kayo ng tama. Salamatan mo ang Diyos sa kapatawaran ng kasalanan, sa kagalingan, himala, kalayaan, pagpapala, kasaganaan, buhay na wala hanggang, katagumpayan. Sabihin mo, Panginoon, salamat, pinatawad ka, binago ka, pinagaling ka, ginawa ka ng himala ng Panginoon. Thank God. You are forgiven. Receive eternal life from the Lord. Receive healing and miracle from God. The Lord grant the good request of your heart. For the very last time, pagkakataon, Jesus, we declare, tayong lahat, everlasting love for you. We declare our everlasting, for the very last time. We declare our everlasting love for you. Thank you, God, for the healing, for the miracle, for the salvation, for the deliverance, for the eternal life. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Ang sabi ko po, malakas. Pinakamalakas, todong lakas. Give the best clap of praise for Jesus. At sabihin natin ng malakas, thank you, Lord. Mas malakas, thank you, Lord. Higit na malakas, thank you, Lord. Amen. Makakaupo tayo sa banal na presensya ng Panginoon. Glory to God. So, bigyan sila ng mga sobre, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, mga chapters natin sa buong mundo, yung mga pastor at pastora sa Bisaya, sa Bicol, sa Mindanao, sa ibang bansa, mga pastor at pastora, mga leader, saan mang panig ng Luzon, Bisayas at Mindanao, ibigay ninyo ng maayos ang inyong mga ikapu at handog. At ipadala rito yung iba, gastusin dyan kung ano yung mga pangangailangan dyan, pero huwag nyong iburo ang iba riyan. Dalin po rito. Gamitin natin for the salvation of the nations of the world. Give your tithes and offerings faithfully to the Lord. Pag wala na kayong mga tracks, ipasirox ninyo. Pag wala na kayong mga offering envelope, ipasirox ninyo o ipa-imprenta ninyo. At lahat tayo ay magbigay sa Panginoon. Do not exempt ourselves. Hallelujah. Glory to God. Do not exempt ourselves. Thank you, Lord. Glory to God. So maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, for your tithes, offering, first fruits, pledges, donations, whatever it is, for your financial support. So PM here, contact the numbers, and send your money through BDO, BPI, GCash, so many, many ways. Western Union, LBC, Palawan, M. Louvillier. There are so many, Cebuana, Luwil, there are so many, many ways to send your money. Glory to God. 0917-152-1963. 0917-152-1963.
0998-989-2963. 0998-989-2963 for your testimonies, for your if you need counseling, if you need prayer requests, or to testify the goodness of God, what the Lord, what good things God did to you. So let us know, let me know, let the whole world know. So contact us. Patuloy nating continue to like, follow, share, and subscribe, and watch and listen. That said, the Lord programs itong sabi ng Panginoon, KOJF Church YouTube channel, and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook page. Huwag nating ini-exempt yung mga sarili natin. So, panalangin natin yung ating mga pagkakaloob. Tawagin natin si Sister Yvonne, ang tagakaltas natin ng ikapot handog. Para ipanalangin yung ating mga ikapo at handog at first fruits. Ipag-pray mo pa yung mga hindi pa nagbibigay ng first fruits, pagbigay na. Sister Yvonne, ha? So, lika. Lord, marami pong salamat, Lord, sa mga nag-offer po, Lord, ng kanilang mga ikapot handog, Lord, ng tapat, Lord. Lord, ang mga hindi pa po nakakapagbigay ng first fruit, Lord, pwede pa po silang humabo, Lord, dahil ang pagpapalo niyo po ay walang hanggan. Lord, at sa mga Lord, wala pong trabaho, Lord, bigyan niyo po sila, Lord, ng trabaho. Nang sa gayon, Lord, ay magkaroon po sila ng pagkakataong makapag-first fruit, makapag-tithes at offering po sa inyo at makapaglingkod po sa inyo. Sa inyo po, Lord. Lord, marami pong salamat. Lahat po, Lord, ang nalikom po namin ay i-multiply niyo po ito, Lord, ng 100 folds po. At alam po namin po, Lord, ay ibabalik niyo po ito sa amin ng higit pa sa aming inaasahan. Lord, marami pong salamat sa blessing sa aming buhay, sa lahat po, Lord, ng ibinibigay niyo po sa amin, Lord. Wala po kaming masabi, Lord, kundi salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin naman natin si Sister Chelsea para sa pangwakas nating panalangin. Halika. Ikaw yung open ng prayer last Sunday. Ngayon ka na. Halika, mag-close ng prayer ka. Tayong lahat ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na iyong ipinagkaloob sa amin naman. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong mensahe na ibinaba mo sa amin, Panginoon, na lagi namin, O God, na sa isip namin, Panginoon, at sa puso, Panginoon, at higit sa lahat, ay aming isa kabuhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit mo, Panginoon, O God. Pagpalain mo siya kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, narito, O God, sa tahanan mo, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, na nagbigay at naglaan ng oras sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God. Hallelujah. At sa gawain mo, Panginoon, mamaya, Panginoon, na idako mo pa ulit, Panginoon, ang aming mga kapatiran na wala ngayon, Panginoon. Idako mo ang kanilang mga paa, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa aming paghiwalay, Panginoon, ay naroon ang pag-iingat mo, O God. At pag-uwi namin sa aming tahanan, ay naroon ang iyong agaming katagumpayan, Panginoon, na nagmula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran at kagalingan na naangkin at inangkin na namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Excuse me, Sister Chelsea, lika, Sister Chelsea. Before we end this service, we just want to let you know, si Sister Chelsea noon, meron siyang sis, di ba? May sis ka noon, di ba? Meron siyang sis. Ilang taon na yung sis mo? 5 to 6 years. He had a sis, 5 to 6 years. Saan yung sis mo? Dito po sa kanan. Sa kanang right breast. He had a sis on her right breast. Cyst, C-Y-S-T. She had a cyst on her right breast for about 5 to 6 years. But when I prayed for healing, that cyst was banished. Naalis, nawala, natanggal, lumubog. Nung ako'y nag-pray, lumubog yung cyst niya. Yan. Kaya ito siya. Sister Chelsea is a
buhay na patotoo. Isa siyang buhay na patotoo, a living testimony to the world. He had a cyst on her right breast for about 5 to 6 years. When I prayed for healing, that cyst was removed. Yeah, amen. Palakpakan natin. Don't forget her and pray for her continually. Pastora Lucita Chelsea Romatico. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi tayo magkakamayan. Bawal, magtinginan na lang tayo, magangitian na lamang tayo habang patuloy natin dinideklara that and we will sing that you are good. At yung mga leader, magpaiwan lang saglit ha, yung mga leader. Yung mga leader. And we will sing, magumunay ka, that you are good. Magitian na lang tayo. Yes. Sige po, ngitian nyo lahat. Pati yung mga nasa labas, ngitian ninyo. And we will sing that you are good and all the miracles you've done has brought us joy. We're praising you right now, Jesus, we declare, and Jesus, we declare that we love you. We declare our everlasting ng malakas. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Kayo, JF, I love you. Kayo, JF, I love you. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Sa mga nakikinig at nanonood, I love you. Amen. God bless you and God bless you more.